Ganda talaga dito sa Ternate, Cavite. Sup guys, this Binchy here. This time naman, pag-uusapan natin or tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-safely pumasok ng corner. So, nagawa ko na siya ng vlog dati. Pero, walang demo. Walang demo yung nagawa kong yun. This time, lalagyan naman natin ng demo. Sa mga hindi pa nakakapanood ng previous vlog ko, lalagyan ko na lang sa description. Kasi about sa counter steering yun eh. Kasi kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog ko about sa counter steering, mawalan ng sense tong ginagawa kong to para sa video na to. So, ito nga guys, ituturo ko naman kung paano pumasok ng corner safely. Okay? Okay. Para matapos na agad yung vlog, simple lang, magbagal ka. Diba? Magbagal ka sa pagpasok ng corner. Safely na yun. Pero may mga katulad ko kasi na ano eh, na gustong medyo bilisan, diba? Gusto nila ng mabilis ng takbo sa corner. So, paano nga ba ginagawa? Firstly, mga pops, ganito. Pag-aralan mo muna yung braking. Masanay ka muna na front lang ginagamit mo na brake. Bakit? Kasi kapag ginamit mo yung rear brake habang nasa loob ka ng corner, maglalak yung rear wheel mo, posible kang mag-slide, mag-low side habang nasa loob ka ng corner. Lalo na kapag mabilis ang takbo mo, guys. Kaya kailangan, bago ka pumasok ng corner, alam mo na yung speed mo. Nakapag-brake ka na using front or rear brake. Pero, wag na wag kang mag-brake sa rear brake habang nasa loob ng corner. Ha guys, tandaan nyo yan ha. So yun nga, maging smooth ka lang sa pag-brake, guys. Maging smooth ka lang. Wag ka masyadong aggressive. Huwag mong sobrang diin. Huwag yung sobrang diin. Kasi pag yung sobrang diin, maglalak tong front wheel mo naman. Then, magposible ka rin dumulas. Maglow side. So, ganito ako mag-corner, guys. Tingnan nyo. So, ayan na. May pa-corner, di ba? May pa-kaliwa. Ang gagawin ko, pupwesto ko sa kanan. Bakit? Para matansyo ko yung corner kung gano'n siya kalayo. Then yung ulo ko nakatingin sa dulo ng corner. Dito natin, yan, kanan naman, di ba? Pwesto ko sa kaliwa, tingin sa dulo ng dulo ng corner. Ayan, tansyado ko, di ba? Sundan niyo yung ulo ko kung saan ako nakatingin. Bakit? Iwas target fixation. Ano yung target fixation? Ito yung kung saan ka nakatingin, dun pupunta yung motorcycle mo. Kunyari, ayan. Nandito. Tapos may sabihin natin, nakatingin ako dun sa ano na yon. Tingnan nyo, dire-diretso lang ako. Di ba? Kasi kung saan ka nakatingin, dun din pupunta yung motorcycle. Kaya recommended ko, kung na bawat corner, sa dulo ka nakatingin, guys. Sa dulo ka nakatingin ng corner. Dito natin, ha. Yan, tulad nito, pakanan, pwesto sa kaliwa, tingin sa dulo ng corner, sa kanan, hanggang sa matapos, hanggang sa matansya ko kung gano'n siya kalayo, kung gano'n siya kalalim, kung gano'n siya ka-tight, kung gano'n siya kahaba. Ganun lang, guys. Yan, tulad yan. Yan, blind spot, di ba? Hindi ko makita yung daan. Siyempre, mag-memenor ako. Then, ayan, di ba? Kung mapapansin nyo, may malaking bundok. Para hindi ka ma-target fixate sa bundok na yan, kasi dire-diretso ka pag tumingin ka sa bundok, tingin ka sa dulo ng corner. Ayan, nasa dulo lang ako ng corner nakatingin, tapos naka-throttle control ako. Isa pa pala yan, mahalaga ang throttle control. Bakit? Habang nasa corner, dapat naka-throttle control ka. Naka-steady ka sa throttle. Kasi pag hindi ka naka-steady sa throttle, posible ka mag-low side eh. Kasi nga nakapag-balance sa motor natin, moving tayo while moving. Yun ang nakapag-balance sa motor natin. Tignan, hindi ko mag-throttle control. Diba? Ang ano lang. Yun ang nakapag-balance sa motor natin, guys. Itong throttle control. Habang maandar tayo, nababalance yung motorcycle. So, ganun lang lagi. Tingin kayo sa dulo ng corner, then throttle control. So, mabagal lang yung demo na yun kasi ano lang naman, nagpa-practice lang naman kayo, di ba? Practice pa lang naman kaya mabagal lang. E paano naman pag gusto nyo bumilis? Bago nyo gawin to, bago nyo bilisan, ang ginagawa ko, balik-balikan nyo muna yung isang lugar. Ha?
balik-balikan nyo muna isang lugar bago nyo bilisan. Tulad ko, itong sa Ternate, 2 taon na akong pabalik-balik dito kasi nga, kabisado ko na to eh. Kaya kaya ko na bumilis, medyo mabilis. Hindi naman katulad ng pang MotoGP na ewan. Hindi naman katulad ng pang racing. Pero yun nga, just to be safe, balik-balikan nyo guys. Balik-balikan nyo. So, eto, di ba? Let's say na bibilis na natin konti. Bago pumasok ng corner, brake. Tapos lean. Brake. Tingin sa dulo ng corner. Throttle control lang. Bago pumasok ng corner, brake. Peso sa gilid. Tingin sa dulo. Downshift ako kasi mabilis na yung takbo ko. Pero ganun pa rin. Bago pumasok ng corner, brake. Tapos throttle control. Iwas kasi ano yan eh. Iwas ano, target fixation. Basta tumingin ka lang sa dulo. Tapos throttle control. Yung throttle control kasi, yun talaga yung makapagpakuha sa'yo ng corner. Kasi habang naka-throttle control ka, tapos nasa gitna ka ng corner, ganun lang doon yung under mo. Kasi pag nagbitaw ka ng throttle habang nasa loob ng corner, posible ka overshoot. Yan naman yung overshoot. Overshoot, ito yung lumagpas ka sa corner eh. Like kunyari, nasa kanan ka, pakanan yung corner. Hindi ko i-demo kasi madelikado. Pakanan ka, then dumire-diretso ka. Ibig sabihin nun, nag-overshoot ka. Kaya pag-aralan nyo yung ano guys, yung throttle control. Kasi napakalaga talaga ng throttle control sa cornering. Then, di ba napapansin nyo, nagda-downshift ako habang papasok ng corner. Pangkuha kasi ng hatak yon, pangkuha ng torque. Tsaka, yun nga, dagdag brake din kasi yun eh. Lalo na pag mabilis yung pasok ko. Dagdag brake kasi yun eh. So, ulitin natin. Yun nga, bago nyo bilisan, balik-balikan nyo muna isang lugar. Ha? Balik-balikan nyo muna. So, tara, ulitin natin. Pwesto sa gilid. Throttle control. Tingin sa dulo ng corner. Pwesto sa gilid. Throttle control. Tingin sa dulo ng corner. Brake. Tingin sa dulo ng corner. Ganun ulit. Downshift. Kasi malalim yung corner. Kaya ano, kailangan ng brake. Throttle control lang. Brake. Tingin lang sa dulo ng corner ha. Yan, pababa eh. Downshift. Brake. Throttle control. Tingin sa dulo ng corner. Brake. Downshift. Brake. Tapos tingin sa dulo ng corner. Iwas throttle, ano? Iwas target fixation. Ganun lang guys, ganun lang yung pag-cornering. Pero syempre nga, kailangan mo munang pag-aralan bago mo bilisan. Paulit-ulit na ako kasi unsafe yan eh. Medyo delikado talaga cornering guys.
Pero masarap siya gawin. Masarap gawin ng cornering, lalo na kapag nabibilisan mo. Kaya katulad nito, kung di mo kabisado yung lugar, di ba? Posible kang dumulas. Kasi hindi mo alam, meron ka palang ganitong madadaanan. By the way nga pala guys, hindi mo magagawa tong cornering kung hindi ka marunong mag-counter steering. Kaya kailangan mapanood mo rin yung previous vlog ko about dito. Kasi nga, dun nakadepende yung cornering eh. So, yun nga, kailangan mo ng counter steering. Kailangan mo ng throttle control. Kailangan smooth ka lang sa brake. Huwag ka mag-rear brake habang nasa loob ng corner. Naka-throttle control ka lang habang nasa loob ng corner. Bago ako pumasok ng corner, naka-brake ka na, naka-pwesto ka sa gilid. Gets? Tulad nito. Bago pumasok ng corner, naka-brake na ako, nakatingin ako sa dulo. Then, nasa gilid ako. Kung pakaliwa yung corner, nasa kakanan ako para matansya. Para matansya ko yung corner. Ngayon nakita ko na yung dulo ng corner, alam ko na kung paano pupuntahan. Kasi kapag hindi ako nakatingin sa dulo ng corner, hindi ko matatansya yung corner, posible pa ako matarget fixate. Iwas aksidente yun guys. Pero yun nga, bago nyo bilisan, sanayin nyo muna sarili nyo, pabalik-balik kayo sa isang lugar, kabisaduhin nyo isang lugar. Pero para pinaka-safe talaga, huwag kayong mabilis sa corner. Huwag kayong magpatakbo ng mabilis sa corner. Ganun lang kasimple yun. Kasi ako talaga, speed freak, kaya sumisemplang. Pero yun nga, 2 years ko na kasi pabalik-balik dito, magti-3 years na, kaya medyo confident na ako sa cornering. Pero syempre, iba pa rin talaga yung mas safe ka, diba? Kung ayaw mo sumemplang, siyempre, mabagal lang itakbo mo. Para walang aksidente, di ba? So, sana guys, may natutunan kayo dyan. Sana talaga may natutunan kayo. Kung hindi malino yung pagkaka-explain ko, comment na lang kayo. Pasensya na kung ganun. Salamat sa mga nagko-comment, sa nagla-like, sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat sa inyo, guys. So, shoutout sa mga nagpapa-shoutout. Pasensya na ulit kung hindi ko kayo masya-shoutout. So, you all know the drill. Ride safe. Peace out. Nakakatakot naman dito. Ayoko na mag-cornering. Takot na ako.